Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon sa gitna ng napakaraming tao sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pagtawag sa amin at pagpapaunawa sa amin ng banal na biyaya ng Diyos at pagpapatnubay sa amin na mamuhay sa nalalabi naming buhay sa katotohanan at biyaya upang sumunod sa iyo sa iyong banal na iglesia. Natapos na po namin ang 7 batches ng summer retreat at salamat po sa pagdiligtas sa maraming kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagkilos sa amin. Pakiusap, ipagkaloob mo po ang inyong ipinangakong higit na biyaya sa lahat ng mga kapatid na nanalangin at nagpagal para sa misyong ito at gabayan kaming lahat na mamuhay na naglilingkod ng mabuti para sa iyong kaluwalhatian, kalooban at ebanghelyo sa loob ng church. Sa gitna ng maraming pagdurusa, pakiusap, gabayan mo po ang lahat ng mga churches dito sa Korea at sa buong mundo upang maingatan ang kanilang pananampalataya at maisakatuparan ang iyong banal na gawain sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa kalagitnaan po nila. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, naway gabayan mo po ang lahat ng mga kapatid na naligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo upang mamuhay sa nalalabi nilang buhay para sa iyong kalooban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga salita at Espiritu Santo. Pakiusap, pagalingin mo po agad ang mga kapatid na may sakit at palakasin ang mga nanghihina upang makapamuhay sila sa nalalabi nilang buhay para sa iyong kaluwalhatian at banal na gawain sa pamamagitan ng mabuting pagsunod. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras na ito upang pag-aralan ng iyong mga salita ng sama-sama. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ang kinakailangang salita at pagtuturo para sa daan na dapat naming lakaran sa bawat oras, sa pagkakataong ito, tulungan mo rin po kami at ipaunawa sa amin ang higit ang tungkol sa iyong banal na kalooban at kung ano ang dapat naming gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan natin sa Biblia, Hebreo chapter 11. Sa bagong tipan po, Hebreo chapter 11. Mula sa verse 4 hanggang sa verse 5, babasahin ko po, Hebreo 11 mula verse 4 hanggang 5. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ang pinakamalaking gawain sa ating churches taon-taon ay ang summer retreat. At 7 batches po ng summer retreat ay natapos ng maayos sa biyaya ng Diyos. Bago magsimula ang summer retreat, parang may bundok sa harapan ko. Naalala ko po na sinabi ko sa inyo na iniisip ko kung paano ako aakyat o lalampas sa bundok na ito. Ngunit mabuti na nakarating tayong ligtas sa kabilang panig ng bundok. Kaninang umaga po, sinabi ng anak kong babae, paano mo napagtagumpayan ang bundok?
Mahirap para sa isang matanda ang umakyat ng bundok. Paano siya makakaakyat sa bundok sa ganoong edad? Well, tinulungan ako ng Diyos. Kaya nalampasan ko ang bundok na ito ng maayos. Hindi lang ako, kundi maraming mga kapatiran ang sama-samang nagpunta sa summer retreat at nagsakripisyo ng husto. Siyempre po, ang unang layunin ng atin pong summer retreat ay ipangaral ang ebanghelyo at ibahagi ang ating naunawaan, ang biyaya at katotohanan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan at pag-asa na makapunta sa langit sa maraming tao na hindi paligtas. Ang dapat nating gawin ay ipakita ang biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon upang maligtas ang maraming naliligaw na kaluluwa, at ito ang utos ng Diyos. At dahil ito ang layunin ng ating Christian life, kaya patuloy tayong nag-e-evangelize. Gayunpaman, sa panahon ng summer retreat, ang mga estudyante ay may summer break, at dahil ang mga kapatid natin na nagkatrabaho ay maaari din magkaroon ng kanilang summer break. Kaya ginagamit nila ang mga pagkakataong iyon upang tayo po ay makapag-evangelize. Naniniwala po ako na maraming newcomers ang nakaunawa sa biyaya ng Diyos at naligtas sa pagkakataon po na ito. Naniniwala ako na hindi lamang dito sa Seoul Central Church, kundi sa lahat ng mga iglesia sa ating bansa, maraming newcomers ang naligtas at nakadalo dito ngayon sa Lord's Day. Kaya taos-puso po akong nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos at sa mga dumalo ngayong araw, at tinatanggap namin kayo sa pangalan ng ating Panginoon, at kami ay lubos na nagpapasalamat. Mabilisan ko lang po na ibabahagi sa inyo ang mga bilang o statistics patungkol sa 7 batches ng summer retreat. Ang kabuuang bilang po ng mga nakapagparehistro, nakapagparegister ay 65,337. Kung isasama pa natin ang mga kapatiran na nakilahok hindi lamang isang beses kundi maraming beses upang makapag-evangelize at maglingkod, ang bilang ay hihigit pa sa 70,000 katao. At ang mga bagong na-evangelize na dumalo sa summer retreat, sila ay nasa 12,468 na katao ayon po sa datos at ulat na narito. Kaya sa kanilang lahat, naniniwala ako na marami ang nakaunawa sa biyaya ng Diyos at magkakasamang naligtas. Nakilala ko rin ang iba sa kanila, at sinabi po nila na sila ay nagagalak at nagpapasalamat na sila ay naligtas sa pagkakataong ito. At tayo rin ay magkasamang nagagalak dahil dito. Sinabi po ng Biblia sa Lucas chapter 15 verse 7, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Dahil ang Diyos ay nagagalak, tayo rin ay nagagalak at nagbibigay ng pasasalamat at kaluwalhatian sa Diyos. Bukod dito, ang nabautismuhan po, 4,540 na katao. Pagkatapos ng kaligtasan, ang unang pagsunod ay ang pagpapabautismo. Ang mga taong nabautismuhan ay 4,540. Subalit, marahil ay may mga kapatid ang hindi nakapagpabautismo. Naniniwala po ako na sila ay mababautismuhan sa susunod na pagkakataon. Gayun din po, ang halaga ng offerings noong retreat ay nasa 17,768,337 pesos ang katumbas. Kaya salamat po. Hindi sa binibigyang diin po natin ang pag-o-offer ng pera. Ito ay sapagkat marami ang lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. At hindi lang iyon, ito rin ay upang mapanatili po natin ang retreat center at makapagpatayo tayo ng bagong lodging areas na inihahanda po natin ngayon.
Maging sa pagkakataong ito, marami pa rin kulang na lodging areas kaya maraming tao ang natulog sa labas gamit ang rental cottages na limitado rin. May mga nagtayo ng mga tent at higit pa rito narinig ko na may mga taong natulog sa lugar na ng pulpito. Kaya ang disenyo ng pagtatayo ng mas maraming lodging areas ay naihanda na para sa mga bagong dadalo upang sila ay komportableng makapakinig sa mga salita ng Diyos at maligtas. Nahold po ito noong unang screening dahil masyadong malaki ang gusali. Sa bagong gusali po na ating ipapatayo, mayroon po itong 480 rooms sa loob. Ito ay kasing dami ng bilang ng mga silid na mayroon tayo sa kasalukuyan. Kaya nga po, kung itatayo natin ito, magkakaroon tayo ng mas maraming matutulugan. Silang mga naunang naligtas, sila ay naghanda sa pamamagitan ng pananalangin at ng pakikiisa. Kaya sa tuwing nagkakaroon tayo ng retreat, binabayaran po natin ang ating registration fee ng maayos. Noong una ay hindi pa ito nadaragdagan. Inisip namin na bawasan ang registration fee. Subalit, nag-ipon lang tayo ng pambayad at kinolekta ang mga natitira pang bayarin ng paunti-unti na naging malaking tulong sa bago at patuloy na ginagawang gusali at sa pagpapalawak din po ng ating retreat center. Subalit, sa panahon po ngayon, ang mga bagay katulad po ng kuryente at ng gasolina na ginagamit tuwing retreat ay napakamahal na at sa palagay ko ay kakaunti na lamang ang natira. Anyway, ayos lang po ito. Maraming mga tao ang nagbigay ng special offering para sa pagpapatayo ng retreat center. Maraming mga kapatid ang hindi nanghihinayang sa kanilang pera at nakikibahagi sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo na may pag-iisip na makapagpadala ng mga missionary sa ibang bansa kahit na hindi makapunta ang mga brothers and sisters doon bilang missionary. Kaya sa ngayon, mayroong 220 churches sa Korea na mayroong fellowship na gaya ng isang church. At sa ibang bansa, ayon po sa statistics, mayroong 1,018 na mga churches sa 82 na mga bansa. At ito ay patuloy na lumalago. 120 na mga misyonero kasama ng kanilang pamilya ang nagtungo na sa ibang bansa para sa gawain ng pangangaral. At may marami pang local missionaries. Kaya para dito ay kailangan ng malaking halaga. Subalit, ito ay tunay na kamangha-mangha na ang ating mga ligtas na brothers at sisters ay tahimik at kusang nakikibahagi sa world mission ng walang anumang kahirapan. Kaya, ang unang layunin ng ating retreat center ay upang makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. Yamang dito ay mayroong pagkilos at maraming tao ang naliligtas sa tuwing nagsasagawa tayo ng retreat. Kaya sama-sama tayong nananalangin para sa gawaing iyon at ibinibigay ang lahat ng ating makakaya upang maging komportable sila at makinig sa mga sermons. Ang pasukan na nakita noon sa ating retreat center ay masikip na. Halos isang traktora lamang ang maaaring makapasok doon. Ito ay unti-unti nang napalawak, subalit kapag pumasok na ang bus, kailangan huminto ang lahat. Sa tulong po ng Diyos, ang construction ay kasalukuyang ginagawa. Ang isang kalsada, nakasya ang dalawang bus. Nagkaroon din ng ilang kahirapan sapagkat kailangan nating maglaan ng maraming lote para dito, subalit magpapatuloy kami sa pagsasaayos po nito, bagaman ito ay nahinto dahil sa summer retreat. Marahil, ito ay matatapos ngayong taon. Hindi na magkakaroon ng malaking abala kung ang dalawang bus ay maaari ng magkasalubong. Ito po ang napagkasunduan.
Sa hindi inaasahang pangyayari, ito ay kasalukuyang ginagawa sapagkat ito ay ipinahintulot ng gobyerno. Ang gobyerno po na at ang Gwangju City ay maraming naitulong. Ito ay isang bagay na hindi natin kayang isipin. Ito ay hindi magiging posible sa pamamagitan lamang ng pera. Hindi ito mangyayari kung hindi ipinahintulot ng gobyerno. Subalit dahil naging mabuti tayo sa paningin ng Diyos, sa ngayon ito ay normal na naisasagawa na walang anumang kahirapan. Ito ay isang bagay na dapat natin ipagpasalamat. Sa oras po na mailabas na ang permit, sa lalong madaling panahon, ay magsisimula na po tayo sa construction. Ang mga bagong attendees mula sa maraming tao ay maaaring bahagyang magulat. Walang malaking bundok sa likod ng retreat center. Kumuha kami ng tubig sa lalim na 200 to 300 meters. Ito ay magandang klase ng tubig at ginagamit ito sa CR at paliguan. Hindi ba ito isang himala? Hindi ba himala? Paano kung walang tubig? Meron pong water factory na makikita sa ilalim ng retreat center at kumukuha kami ng mas maraming tubig kaysa dun sa factory. Subalit, ang water supply ay mailalagay sa loob ng 2 to 3 years na isang magandang balita po. Gayunman, kami ay masipag na nag-evangelize sa buong bansa at sa buong mundo upang makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa hanggang sa dumating si Jesus. Sa makatawid ay mayroon tayong 7 batches ng summer retreat at ng spring retreat, autumn retreat at winter o new year retreat. Kulang-kulang isang buwan pagkatapos ng summer retreat, magkakaroon pa naman tayo ng autumn retreat. Kahit na ang ilan sa mga kapatiran na nagkatrabaho ay mahihirapang makadalo rito, ay patuloy pa rin akong umaasa na maraming mga kapatiran ang makakadalo sa autumn retreat yamang ito ay mayroon lamang iisang batch. At ginagamit din natin ang retreat center na ito para sa winter retreat. Palagi nating ginagamit ang retreat center. Nanatili ako sa retreat center ng mahigit 2 buwan mula nang kinailangan ko makibahagi sa bawat batch. At ikinalulungkot ko po na hindi ako nakapagbahagi ng sermon dito ng kulang-kulang 2 buwan. Nalulungkot po ako, kaunti lang. Subalit, ito ay hindi po may iwasan. At muli ako nagpapasalamat sa Diyos na nakita tayo habang retreat. Lahat ng mga kapatiran ay mayroong iisang pag-iisip na maglingkod. Maging ang mga mangangaral at ang ibang mga pastor na naglingkod para sa personal na counseling. At hindi lamang mga missionaries kundi ang bawat kapatiran ay naglingkod at nagsikap para sa iisa lamang na layunin. Mayroong mga team ng ushers, cleaning team, mga bantay kahit natulog na ang lahat, parking marshals para sa mga sasakyan, transportation team, registration team, mga kapatid na naglingkod sa kusina kasama ng mga kumukulong kaldero, mga tagahugas ng pinggan, mga counselors, lahat ng mga nagdala ng mga ligaw na kaluluwa at nagsikap upang makatanggap lamang sila ng kaligtasan. At maging sa mga nag-translate para sa pag-evangelize ng mga dayuhan. Yamang ang ilan sa mga dumalo ay mga dayuhan, maliban sa kanila, mayroong mga nagsika para sa medical team, sa choir. At nakita din ba ninyo ang mga kapatid na nagsikap din habang may baptism? At kapag nakikita ko silang masigasig na gumagawa, hindi ko na inisip yung mga dumalo lamang at walang anumang ginawa. Nakikita ko ang lahat na mayroong nagkakaisang puso na gaya ng nais kong makibahagi sa gawain ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. At ako ay tunay na nagpapasalamat at naantig na makita po iyon. Kaya ang unang layunin ay ang ipamahagi ang Ebanghelyo upang maligtas ang kaluluwa ng mga tao. At ang magsama-sama at magkaisa sa pamamagitan ng kung ano ang magagawa ng isang tao para sa gawain ng Espiritu Santo. Ito ay ang magligtas ng marami pang mga kaluluwa.
Kaya nga po, sa tingin ko, ang mga retreat ay ang pinakamahalagang pagkakataon para sa mga ligtas na Kristiyano upang makapagsanay at sila ay lumago. Ang mga retreats ay ang lugar para sa buhay ng ligtas na Kristiyano. Nagpapakita ng mga larawan ng mga dumadalong mga kapatid na itinigil ang lahat at nililimot ang anumang bagay, kundi inilalaan ang lahat ng kanilang pagsisikap lamang para sa pangangaral ng Ebanghelyo ng sama-sama. At marami pang mga kapatid ang nagsikap ng sama-sama at nais ko pong gamitin ang pagkakataon na ito upang ipakita ang akin pong masidhing pasasalamat sa lahat ng mga churches at mga kapatiran sa labas ng bansa. Maraming bilang ng mga tao ang naligtas sa pagkakataong ito at ang Diyos ay tiyak na may malaking kagalakan dahil po dito. Yamang mayroon pong higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang naligtas kaysa 99 na taong matuwid. Sa tingin ko, ang kagalakan ay aalingawaw sa langit. Ring the bells of heaven, spread the feast today. At pag-isipan natin ang pista na isasagawa sa langit kasama ng mga anghel na umaawit. Wala po tayong ibang maisip kundi ang magbigay ng hindi masukat na dakilang kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Gayunpaman, sa pangalan ng Panginoon, salamat sa biyaya ng Diyos at sa lahat ng nagsikap, ang makatanggap ng kaligtasan ay nangangahulugan na ang buhay Kristiyano ay nagsimula na. Pagkatapos na maipanganak na muli sa pamamagitan ng panibagong buhay, tayo na mga makasalanan ay naging mga taong matuwid. Tayo na kabilang sa sanlibutan ay naging kabilang na sa Diyos, hindi sa sanlibutang ito kundi sa langit. Hindi ko mauunawaan kung paanong ang isang taong walang pag-asa ay mabubuhay. Mahirap unawain. Ang ating buhay ay katulad ng gamo-gamo. Gaya po ng nasa Isaiah chapter 51, silang naninirahan doon ay mamamatay sa gayon ding paraan sa Isaiah 51 verse 6. Gamit ang spray, insect spray, lahat ng mga kulisap ay namamatay ng minsanan at ang mundong ito ay magiging katulad po nito. Kapag ang gawain ng Diyos ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mundong ito ay natapos na, lilipulin ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mundong ito na hindi nanampalataya sa Ebanghelyo hanggang sa huli. Sa panahon ni Noe, lahat ng mga ibon sa langit at mga hayop sa lupa ay namatay, ngunit ang mga isda sa dagat ay hindi. Ngunit, sa Sefanias chapter 1, aking pupuksain ang tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang katitisuran, kasamaan ang masasama, sapagkat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Lahat ng mga isda sa dagat mamamatay, lahat ng naninirahan sa daigdig, ibig sabihin ang katapusan ng kasaysayan ng mundong ito. Ito ay isang nakakatakot pong salita. Pero ang oras ay malapit na. Ang bagay na natanggap natin ang kaligtasan sa huling pagkakataong ito ay isang kamangha-manghang biyaya at himala. At sa mga bagong naipanganak na muli na brothers and sisters, ang inyong Kristiyanong pamumuhay ay nagsimula na, kaya kailangan ninyong isipin, paano ba ako dapat mabuhay bilang isang ligtas na tao? At dapat ninyong malaman na maraming gawain na dapat nating matutunan, malaman at dapat na gawin. Ang kaligtasan ay hindi ang katapusan kundi ang pasimula bilang isang anak ng Diyos. Kapag ang isang sanggol ay isinilang, kailangan niyang lumaki, matuto at gumawa ng maraming bagay. Gayun din po ang taong ligtas ay ipinanganak sa isang bagong buhay. Ang kanyang pananampalataya ay lumalago at maraming bagay na dapat ipamuhay at matutunan bilang mga anak ng Diyos. Dapat tayong patuloy na mabuhay na may ganitong isipan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa at pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Matapos na matanggap ang kaligtasan, kung mayroon tayong puso na nagnanais malaman ang kalooban ng Diyos at sundin ang kanyang mga salita, tutulungan tayo ng Diyos na mabuhay tulad ng ating ninanais sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Sa pamamagitan ng salita na binasa natin kanina, ipinangaral ko ang patungkol sa buhay ng ligtas na Kristiyano at pananampalataya na mayroon tayo. At ngayon, sasabihin ko po sa inyo ang buhay ng ligtas na Kristiyano. Tingnan natin ang salita na binasa natin sa Hebreo 11 verse 4. Hebreo 11 verse 4. Sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At sa verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kaya ngayon ang paksa ng sermon na ito, ang pananampalataya ni Abel at Enoch. Ang Genesis chapter 1 ay tungkol sa kwento ng Diyos sa paglikha ng lahat ng nilalang. At sa chapter 2 ay patungkol sa pasimula ng kasaysayan ng tao sa halamanan ng Eden. Ang Genesis 3 naman ay patungkol kina Adan at Eva, ang unang mga tao na pinaalis sa harap ng Diyos dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos, kaya't pinahintulutan ng Diyos ang kamatayan sa mga taong nakagawa ng mga kasalanan. At lahat ng mga sumpa at pagsisikap ay nagsimula na sa mundong ito. Ang chapter 4 naman ay patungkol kay Abel, mula sa mga anak ni Adan na nag-alay ng handog sa Diyos at ipinapakita nito na nasira ang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan at naisakatuparan naman dito yung pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya ang unang tao po na ligtas ay si Abel. Kaya nga po sa Genesis chapter 4, ito ay patungkol sa kung paano naligtas ang unang taong naligtas. At ang Genesis chapter 5 ay patungkol naman kay Enoch na ipinanganak na ipinakita ang buhay ng Kristiyano matapos makatanggap ng kaligtasan. Gaya ng binasa natin, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid. Ang isang makasalanan ay naging taong matuwid, isang matuwid na tao. Ang isang makasalanan ay naging matuwid na tao, ito'y nangangahulugan ng ito yung kaligtasan, pagiging anak ng Diyos. Iniwan natin ang layunin ng paglikha sa atin ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan at nawala ang pagpapala ng Diyos para sa atin dahil sa paggawa ng mga kasalanan. Ngunit, ito po ay naipanauli. Kaya nga po, dito ay sinabi sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid. Ang unang taong naligtas ay si Abel na pangalawang anak ni Adan. At si Enoch, siya ang nagpakita ng wastong buhay ng naligtas na Kristiyano. Sa Genesis chapter 5, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At siya'y kinuha ng Diyos. Kinuha siya ng Diyos ng walang kamatayan. Ito'y nakakagulat. Ipinakita ng Diyos si Enoch bilang isang modelo ng buhay ng mga taong naligtas. Kaya ngayong araw, aalamin po natin kung ano ba ang pananampalataya ni Abel at paano ba dapat mabuhay ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng dalawang tao na ito. Pag-aaralan po natin ito ayon sa oras na ipinapahintulot sa atin. Kaya nga po si Enoch, isang taong naligtas. Si Enoch ay isang taong naligtas. Siya ay nagsimula ng buhay Kristiyano na lumalakad ng kasama ng Diyos. Ito ay buhay ng isang taong nasira ang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan at naipanauli ang relasyon sa Diyos at nagsimulang lumakad na kasama ng Diyos. Ang buhay na lumalakad na kasama ng Diyos. At matapos mabuhay kasama ng Diyos, kinuha ng Diyos si Enoch. Ang pagpunta sa Diyos sa katapusan ng buhay, matapos matanggap ang kaligtasan at tulad ni Enoch na kinuha bago ang baha, ito ay nagpapakita ng mga Kristiyano na kukunin sa rapture bago ang paghuhukom sa apoy.
Kaya siya ang taong makakatagpo si Kristo at hindi mararanasan ang kamatayan at lumakad na kasama ng Panginoon, kagaya po sa verse na ito. Bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya sa Hebreo 11 verse 5. Kaya ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Si Enoch ay nagkaroon ng patotoo na binigyan niya ng lugod ang Diyos habang lumalakad kasama ng Diyos matapos matanggap ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan, dapat nating matutunan ang buhay na lumalakad na kasama ng Diyos, na nangangahulugang pamumuhay na kasama ng Diyos. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat nating matanggap ang patotoo na ang Diyos ay nalugod sa atin. Sa pananampalataya, siya'y pinuri bilang matuwid. At sa verse 5, binigyang lugod ni Enoch ang Diyos. Ito po ang normal na Kristiyanong pamumuhay. Parang hindi marami ang mga tao na mamuhay ng normal matapos silang isilang sa mundong ito. Ang mga tao ay namumuhay ng baluktot sa ilang mga paraan. Hindi marami ang mga taong may dakilang personalidad sa mundong ito. Ang mga maging ang mga ligtas ay maaaring mamuhay ng maling pananampalataya. Hindi po dapat tayo mamuhay ng ganito. Dapat tayo mabuhay ng maayos bilang normal na mga anak ng Diyos. Ang buhay na lumalakad kasama ng Diyos, buhay na nagbibigay lugod sa Diyos, normal na Kristiyanong pamumuhay. Ito ang layunin ng pagliligtas po sa atin ng Diyos. Ito ang natutunan natin ngayon at plano nating patuloy na pag-aralan. Kaya, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid. Kaya nga po, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay. Siya, si Abel, ay nag-alay ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Ang handog ni Abel at ni Cain, ito po ay magkaiba. Ang punto nito, ang punto ay ang tungkol sa pananampalataya. Magkaiba po sila dahil sa pananampalataya. Sa Genesis chapter 4, ang paghahandog ni Cain at ni Abel ay nakasulat. Si Cain ang unang anak ni Adan at si Abel ay ang bunsong anak. Sila ay nag-alay ng handog sa Diyos. Gayunpaman, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at hindi tinanggap ang handog ni Cain. Halimbawa, ang mga tao ay parehong nananampalataya kay Jesus, dumadalo sa church, umaawit ng mga himno at nananalangin. Nagsisikap sila upang manampalataya. Gayunpaman, ang ibang mga tao ay tinanggap ng Diyos at ang ibang mga tao naman ay hindi tinanggap ng Diyos. Kung ganun, bakit po ito nangyari? Siyempre, ang pananampalataya ay mali. Si Abel ay nag-alay ng handog sa Diyos sa pananampalataya. Ngunit si Cain ay walang gayong pananampalataya. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagpunta sa church ay pananampalataya na kay Jesus. At iniisip nila na ang gumawa ng may pagsisikap sa church ay pananampalataya rin kay Jesus. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali, maling pagkaunawa. Nananampalataya ka ba kay Jesus? Ang sagot nila, dumadalo ako sa church. Hindi ko tinatanong kung dumadalo ka sa church o hindi. Nananampalataya ka ba kay Jesus? Sagot nila, hindi ba ang pagpunta sa church ay pananampalataya kay Jesus? Ang pagdalo ba sa church ay nangangahulugang pananampalataya na kay Jesus? Kung gayon, kung hindi ka dumadalo sa church ay hindi ka nananampalataya kay Jesus? Kung gayon ang isang tao na dumadalo sa church sa nakaraan at ngayon ay tumigil na, ay nananampalataya kay Jesus sa nakaraan ngunit ngayon ay hindi na? Kapag ang isang tao ay mayroong tamang pananampalataya, hindi niya magagawang talikuran ang pananampalataya po na iyon. Hindi. Ang pananampalataya ay hindi dahil nananampalataya siya sa nakaraan at hindi na nananampalataya sa kasalukuyan. Ito ay isang malaking maling pagkaunawa tungkol sa pananampalataya. Bago ko matanggap ang kaligtasan, nanalangin ako ng madaling araw sa church, dumalo ako sa mga paglilingkod kapag Linggo, nag-volunteer at nag-evangelize sa loob ng 10 taon. At ako rin ay nag-aral sa Theological College. Nag-aral ako ng Biblia sa loob ng 4 taon at naging minister sa isang church sa loob ng 2 taon.
Inisip ko na ako talaga ay nananampalataya ng mabuti kay Jesus. Gayunpaman, iyon ay isang maling pananampalataya. Sinabi ni Jesus ang pananampalataya na sinlaki ng binhi ng mustasa sa Lucas 17. Ngunit wala akong pananampalataya ng isang binhi ng mustasa. Bakit kinumpara ni Jesus ang pananampalataya sa binhi ng mustasa? Ang binhi ng mustasa ay maliit, ngunit mayroong buhay sa loob nito. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na malaki o maliit, ngunit isang bagay ng pagkakaroon ng buhay o hindi. Kailangan magsimula ang buhay na iyon. Ito ay nang maligtas ang isang tao. At nang ang isang tao ay naipanganak na muli. Ano po ba ang maipanganak na muli? Ang isang tao ay sinilang na may katawan at nang siya ay maligtas, ang kanyang espiritu ay naipanganak. Mayroong isang pisikal na kapanganakan at isang espiritual na kapanganakan. Ang ibang tao ay nananalangin po ng ganito, Diyos, naway maipanganak na muli ako ngayon, paulit-ulit. Ngunit ito po'y mali. Ang maipanganak na muli isang beses lamang sa buong buhay. Ang maipanganak na muli ay maipanganak bilang anak ng Diyos. Kung gayon, hindi siya kailanman mapapahama. Kaya nga sa Juan 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kaya upang maligtas, maipanganak na muli, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng tao ay magkakapareho. Sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Ang buhay na walang hanggan ay hindi mapapahamak. Ito ay buhay na walang hanggan at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Dumanak ang dugo ni Jesus doon sa krus, kaya sila ng mga naligtas ay nasa kamay ng Panginoon. Hindi na kayang kunin pa ng Diablo ang kaligtasan ng isang Kristiyano. Sinasabi ng ilang tao na kahit na naligtas na ay nawawala ang kaligtasan kapag sila daw ay nagkamali. Ito po ay maling pagkaunawa sa Biblia. Mayroong magkakapareha sa talata sa Biblia, subalit hindi ganoon ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, si Abel ay nag-alay ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa Genesis 4, si Cain ay magbubungkal ng lupa sa verse 2. Kaya si Cain ay naghandog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa sa Genesis 4 verse 3. Nang si Adan po ay magkasala, sinabi ng Diyos, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Dahil sa pagsalansang ng mga tao, ang lupa ay isinumpa din. Kaya sumibol mula sa lupa ang mga tinik at mga dawag. Kaya sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Ang ibig sabihin po nito ay ang kamatayan. Mga tinik at dawag ay sumisimbolo naman. Ito ay sumisimbolo ng mga sumpa. Ang mga ito ay hindi po nakakain. Ito ay tumutubo kahit walang nagtatanim. Gayunpaman, ang mga gulay na makakain ng tao ay makukuha sa pamamagitan ng mabigat na paggawa at pagbubungkal ng mga tao. Kaya, sila na nagkasala sa harapan ng Diyos ay kailangan magpawis at mabuhay sa lupang isinumpa. Subalit, nag-alay si Cain ng handog sa Diyos na nakuha niya mula sa mabigat na paggawa mula doon sa lupa na isinumpa. Nag-alay si Cain ng handog sa Diyos na nakuha niya mula sa mabigat na paggawa niya mula sa lupa na isinumpa. Sinasabi ng ilan na tinanggap daw ng Diyos ang handog ni Abel dahil inihandog niya ito ng may katapatan. At hindi naman tinanggap ng Diyos ang alay ni Cain dahil si Cain ay naghandog ng kulang daw sa katapatan. Ngunit iyan po ay mali. Sa aking palagay, mas maingat na inihandog ni Cain ang alay kaysa kay Abel. Ang isang taong nag-aalay ng handog sa Diyos ay hindi maaaring mag-alay nito ng walang katapatan. Si Cain ay isang magsasaka, kaya siya ay nagpagal. Nagpataba ng pananim, nagtanim upang makakuha ng bunga at pipiliin sana niya ang pinakamabuti sa mga bunga na nakuha niya at ito ang ihaalay niya ngayon sa Diyos. Gayunpaman, ang handog ni Abel ay isang alay na hindi nangangailangan ng katapatan, hindi nangangailangan ng pagsisikap yung paghahandog po ni Abel. Bakit? Bakit? Nagdala si Abel ng panganay ng tupa. Yung nanay na tupa ay nanganak. Tupa na ipinanganak.
Mayroon bang pagsisikap na kailangan? Ang pagsisikap dito ay hindi na kailangan. Hindi na po kailangan. Wala pong kailangan. Dahil yung nanay na ang nagsilang. At ang tupa ay napaka-cute. Napaka-cute. Tama po? Gayunpaman, kapag ating hinuli at pinatay, ito ay hindi na mabuti. Dahil kakaunti lamang ang karne nito. Yung mga bituka ay may butas at ang dugo ay tumutulo. Kaya kumpara dito, ang alay ni Cain ay maganda sa paningin. Ito ay napakaganda. Noong ako po ay nasa may kabukiran sa panahon ng Thanksgiving, ang mga magsasaka ay nagdala ng pinakamabubuti para sa Diyos. Pinakamalaking kalabasa, makakapal na labanos, at nakakatakam na mga repolyo. Ang mga umani ng bungang kahoy ay nagdadala ng pinakamaiinam na mansanas na mayroong pinakamabibintog na kulay. Gayunpaman, ang dala nila ang pinakamabuti para sa Diyos. Kaya maaari ang handog ni Cain ay katulad po nito. Naroon ang kanyang pagsisikap at ang kanyang tapat na puso. Nagsikap siya at may tapat na puso. Opo. Ngunit ang handog ni Abel ay wala lang. Pumatay lang siya ng tupa. Tapos pinadanak lang niya yung dugo. Ngunit sa Genesis chapter 4, pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tinanggap ng Diyos hindi lamang ang handog ni Abel, kundi maging si Abel. Kaya wala pong sagot tungkol dito sa Genesis chapter 4. Wala pong sagot kung bakit tinanggap at hindi tinanggap ang handog ni Cain at kung bakit tinanggap ang handog ni Abel. Ang sagot po ay nasa Hebreo chapter 11 verse 4. Na sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Nung nakaraang summer retreat, narinig niyo ang tungkol po dito. Pagkatapos, ano ang sagot? Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid ng Diyos. Yun po ay dahil si Abel ay naghandog ng may pananampalataya, kaya kahit naroon ang pagsisikap at katapatan ng puso, kung wala namang pananampalataya, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Kung ganoon, ano ang pananampalataya? May maling pagkaunawa ang mga tao sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin ng pananampalataya ay mayroong kang anumang gagawin. Maayos na gumagawa ang mga taong relihiyoso. Mayroong kasabihan sa Korea na kung mayroong pagsisikap, ang Diyos ay maaantig daw. Kaya sila ay nagpipinitensya. Gumagawa sila ng mabuti, nag-aahandog ng pera. Ang pananampalataya po ay hindi nangangahulugan, mayroon kang gagawin. Ano ba ang aking pinaniniwalaan? Ang mahalaga po ay ang ating pinaniniwalaan. Tama po ba? Kaya nga sa Chinese, ang pananampalataya ay ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya saan po nanggagaling ang pananampalataya? Kahit na kailangan nating manalangin, ang panalangin ay hindi makakapagbigay ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi maibibigay sa atin sa pamamagitan po ng pagsisikap. Kung ganoon ay paano po pala? Kailangan nating makinig ng salita. Kailangan nating makinig. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang ating Diyos ay hindi nakikita, tama po ba? Kung ganoon, paano tayo maniniwala sa hindi nakikitang Diyos? Tayo ay darating sa paniniwala na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nilikha ng Diyos. Siya po ang tagapaglikha. Kaya sa Romans chapter 1 verse 19 hanggang 20, mayroong espiritu na nais makaalam na maaaring malaman ang tungkol sa Diyos sa ating pong puso. Ito ang puso na nagnanais na matagpuan ng Diyos. Kaya sa Roma 1:20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Kung tayo ay titingin ng gabi, maraming bituin sa langit, mahiisip natin gaano ka makapangyarihan at dakila po ang Diyos. Kung tayo ay titingin sa isang bulaklak, madarama natin ang pag-ibig at kagandahan ng Diyos.
Kung titingnan natin ang milyong mga halaman at mga hayop na nilikha ng Diyos, madadama natin ang karunungan at kagandahan ng Diyos na lumikha sa kanila at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya pagkatapos ating maligtas, kapag tumingin tayo sa kalikasan, ito'y kamangha-mangha. Wow! Wow! Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Yung mga hindi ligtas, sinasabi nila na ito ay nagawa ng nagkataon lang daw. Alin? Alin ang magagawa ng nagkataon lang? Sigurado pong wala. Ang teorya ng ebolusyon ay imposible. Kaya nga sa mga Gawa chapter 17 sa verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Kaya tayo ay darating sa pagkaunawa na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay buhay. Gayunpaman, hindi ito sapat upang malaman ang personalidad at pag-uugali ng Diyos sa pamamagitan lang nito. Kaya upang ipaalam sa atin ng higit kung sino ang Diyos, nang walang sinuman ang naghahanap sa Diyos, nang itinatayo ng mga tao ang tore ng Babel, pagkatapos ng baha noong panahon ni Noe, tinawag ng Diyos ang isang tao, si Abraham. Siya po ay anak ng isang tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang kanyang ama ay si Tera, ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala na pong sinuman ang naghahanap pa sa Diyos noon. Subalit tinawag ng Diyos si Abraham, at hinayaan siya na sumampalataya, maniwala sa Diyos. Pinili ng Diyos ang mga inapo ni Abraham bilang piniling bayan ng Diyos. Ang Israel ang mga inapo ni Abraham. Kaya't sila'y inihiwalay, inilagay sa gitna ng daigdig. Sila po ang mga Israelita, sila'y mga tao na inihiwalay mula sa sanlibutan. Kaya sinasabi ng Biblia na walang katulad ang bansang Israel sa daigdig. Bakit po? Dahil sila yung piniling bayan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na sila ay pinili upang makapasok sa langit. Sila ay pinili ng Diyos upang ipakita kung sino ang Diyos sa pamamagitan po ng kanilang kasaysayan. Napakinggan na po ba ninyo? Napakinggan na ninyo, hindi ba, ang kasaysayan ng bansang Israel? Nagpakita po ang Diyos ng mga himala sa pamamagitan ng bansang Israel na hindi ito magagawa ng mga tao. Iniligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto na isang malakas na bansa. At hinati niya yung dagat na pula at hinayaan ng mga Israelita na makatawid sa tuyong lupa. At ang mga sundalong Ehipsyo ay pinatay niya doon sa dagat na pula nang hinabol nila ang mga Israelita. Ang kasaysayan po ng Israel ay isang mahimalang kasaysayan hanggang sa ngayon. Sila ay kinalat sa ibang mga bansa dahil tinanggihan nila ang Kristo. Ipinakita ng Diyos sa atin kung ano ang mangyayari kapag sila ay sumunod o sumuway sa salita ng Diyos. At ang biyaya ng kaligtasan ay ibinigay sa kanila upang kahit sinong makasalanan ay maligtas sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya. Subalit hindi po ito alam ng mga tao. Ang mga Israelita ay naging bihag din sa Babylonia, sila ay naging bihag din ng Persia, naging bihag ng Roma, ng Gresya, sa loob ng 600 years. Kaya ito pong mga Israelita ay naghintay sila sa Mesiyas. Subalit, sila ay hindi naghintay sa Mesiyas na magliligtas sa kanilang espiritu, kundi sa Mesiyas na magliligtas sa kanila mula sa Roma na nagtulak sa mga Israelita na magbigay ng buwis at pagdurusa at siyang nagtatag ng kaharian ni Kristo sa mundong ito. Ito din po ay pangako ng Diyos sa mga Israelita, subalit ang pagkakasunod po ay magkaiba. Ang layunin ng kanyang pagparito ng panahong iyon ay ito ay upang iligtas niya ang espiritu ng lahat ng mga tao mula sa kanilang mga kasalanan, mula sa kamatayan, at mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sila ay gawin na sambahayan o sambayanan ng Diyos na makakapasok po sa langit. Kaya nga po, ang kunin ng kasalanan ng buong sanlibutan, si Jesus ay kailangan unang mamatay bilang handog pang kasalanan. Kaya si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at nagbigay ng katibayan na siya ang Kristo. Nagpakita ng sumunod na 40 days
at umakyat sa langit habang nakatingin sa kanya ang mga alagad. Siya ay muling babalik kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong daigdig. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas sa Mateo 24 verse 14. Kaya kapag naging kompleto na ang mga taong makakapunta sa langit, wala nang dahilan pa ang Diyos upang ingatan ang mundong ito. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ito ang katapusan ng mundo. Sa loob ng 2,000 years mula nang si Jesus ay dumating, ang ebanghelyo ay naikalat sa buong daigdig. Ang Biblia ay naisalin sa halos 3,600 na mga wika. Yan na po ang halos lahat ng wika na inyong maiisip. Kaya mula sa Israel, kumalat ang ebanghelyo pakanluran hanggang sa Europa at Hilagang Amerika at huli nang dumating sa malayong silangan. Tayo ang huling nakarinig ng ebanghelyo. Dito na po ang dulong silangan. Malapit nang matapos ang kasaysayan, pero ipinagkatiwala ng Diyos sa ating church ang responsibilidad na ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. Wala akong alam na ibang church na gaya natin ang sing aktibo sa mga misyon natin sa mundong ito. Gayunpaman, ginamit ng Diyos ang bansang Israel bilang isang halimbawa upang ipakita sa mundo kung ano ang larawan ng pagtanggi kay Kristo. Kaya ng ikalawang digmaang pandaigdig, 6 na milyong mga Hudyo ang walang awang pinagpapatay. Kaya sa loob ng mahigit 1,900 years, dumana sila ng mga kapighatian at mga patayan saan man sila mapadpad sa buong mundo. At walang mga tao ang nagkaroon ng mas miserableng kasaysayan kaysa sa mga Israelita. Ipinakikita niya sa lahat ng sangkatauhan kung gaano kateribli ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Kaya ang bansang Israel ay nagpapakita ng isang aral tungkol sa paghatol sa walang hanggang impyerno. Hindi ito nauunawaan ng mga tao. Kaya sa huli ang bansang Israel ay nawasak, pero upang ipakita na ang Diyos ay hindi patay, biglang ginawang malaya ang bansang Israel. Ginawa ng Diyos na biglang naging malayang bansa ang Israel pagkatapos ng 2,600 years nang akalain ng lahat na sila ay patay na, na yung mga Israelita ay wala na. Ang bansang Israel ay winasak mga taga-Babilonya noong 586 BC. Sila ay tinapakan ng mga taga-Babilonya, ng mga taga-Persya, ng mga Griego at ng mga Romano sa loob ng mahigit 600 years bago sila naikalat sa buong mundo noong AD 70. Kaya ang mga taong inakalang patay na at nawala na sa loob ng 1,900 years ay biglang naging isang malayang bansa noong May 14, 1948. Kaya nga mga kapatid, walang gaya nito sa mundo. Posible bang maging malaya ang isang bansang nawala sa loob ng 2,000 years? Walang ganong bansa. Hindi ito maaaring mangyari liban sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nawasak ang bansang Israel sa pamamagitan ng kasalanan, pero sa huli, binigyan sila ng Diyos ng kalayaan upang ipakita sa iba pang bahagi ng mundo na ang Diyos ay hindi patay. Maraming makapangyarihang bansang Muslim ang nakapaligid sa Israel. 52 ang mga bansa ang kaaway ng Israel. Alam nyo, mayroong mahigit 1.9 bilyong Muslim. Ang mga Hudyo ay mababa sa 15 million. Kung magsasama-sama ang lahat ng mga Hudyo, hindi sila ihigit sa bilang ng populasyon ng lugar sa punong lungsod ng Seoul. Paano naging posible para sa Israel na masakop ang mga kalapit na makapangyarihang Arabo, kumuha ng teritoryo at mabuhay? Kung hindi nyo matukoy, hinding-hindi na masisira po ang Israel ngayon. Kung hindi pa ninyo alam. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos na maikalat ang bansang Israel sa buong daigdig at pagkatapos na manumbalik sa kanilang sariling lupain, wala nang bansang makakatayo pa laban sa Israel. Kaya ang makipaglaban sa Israel ay nakikipaglaban na sa Diyos. Kaya paano mo lalabanan ng Diyos pagkatapos ikaw ay mananalo? Nakikita po natin ang hindi nakikitang Diyos. Kung sino ang Diyos? Kung paano niyang pinagpapala ang mga sumusunod sa Kanya at pinarurusahan ang mga naghihimagsik laban sa Kanya?
Kaya kapag nangako ang Diyos, tinutupad po niya ito at ipinapakita niya sa atin kasama ng bansang Israel bilang isang katibayan. Lumipat tayo sa susunod po nating paksa. Ang Diyos ay may tatlo pong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Espiritu Santo. Hindi ito abot ng atin pong kaalaman, pero tunay na Diyos si Jesus, ang tanging walang kasalanan na anak na kapantay ng Diyos. Dumating siya sa anyo ng isang tao. Siya ang pumalit sa buong sanlibutan upang tuparin ang kautusan na hindi natin kayang sundin. Kaya si Jesus, siya ay matuwid. Si Jesus ay hindi ina po ni Adan. Hindi. Siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang taong matuwid ay namatay sa halip na ang mga makasalanan. Dinala niya sa kanyang katawan ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Siya ay namatay at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Pinatotohanan nito na si Jesus ang Kristo, ang isinugo ng Diyos. Nagpakita siya sa mga tao sa loob ng 40 days. Habang nakatingin ang kanyang mga alagad, umakyat siya sa langit. At nag-iwan siya ng pangako na babalik siya kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya minsan, tinanong ni Felipe si Jesus na ipakita sa kanya ang Ama na nasa langit. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 14 verse 9, "Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Si Jesus ay Diyos sa anyong tao. Gumawa ng maraming himala si Jesus, pinatigil niya ang mga bagyo, binuhay niya si Lazaro na 4 na araw ng patay at nangangamoy na, binuksan niya ang mga mata ng bulag, binuksan niya ang tainga ng mga bingi, nilinis niya ang kitongin, pinakain ng tinapay ang 5,000. Sa tingin niyo po ba'y kakaiba po ito? May taong nagsasaka, ang magsasaka ay umanil ng trigo o sibada. Binabayo ito, ginigiling, minamasa, niluluto, at ginagawang tinapay. Ganyan ang ginagawa ng tao. Paano naman ang tungkol sa Diyos? Hindi niya kailangan dumaan sa pagkakasunod-sunod na iyon. Makakagawa kaagad siya ngayon din ng kahit na ilan pang dami ng mga tinapay. Bakit hindi iyon magagawa ng tagapaglikha? Bakit hindi? Magagawa ng Diyos ang anumang bagay mula sa wala. Iniisip ng mga tao na kakaiba ito dahil hindi nila alam na si Jesus ay kapantay ng Diyos. Lumakad si Jesus sa tubig. Ano pong nakakagulat dito? Nagagawa rin niya maglakad sa hangin. Ulitin ko, siya ang lumikha. Sa pamamagitan ni Jesus, naihatid ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Kinuha ng walang kasalanan si Jesus ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Dinanas niya ang pinakamalaking kahihiyan at sakit na maaaring matanggap ng isang tao. Siya ay bumangon mula sa mga patay sa 3rd araw. Sino po siya? Hindi ito basang tao. Siya ay Diyos na naging tao. Filipos chapter 2 verse 7 hanggang 8, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasin natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Bagaman lubusan tayong sumuway, si Jesus ang lubusang sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan upang magligtas ng tao. Tinanggap niya ang sumpa at paghatol sa halip na dapat tayo ang tumanggap. Kaya paano sumampalataya si Abel? Bago pa man dumating si Jesus, naunawaan na ni Abel ang plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At ang tanong, paano niya nalaman? Sinasabi na po dito sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pangikinig. Kaya kanino niya narinig ang tungkol dyan? Narinig niya ito sa kanyang mga magulang. Hindi ba nila sasabihin na sila'y namuhay ng maligaya sa halaman na ng Eden, pero dahil sa nagawa nilang kasalanan, sila'y pinalaya sa halaman na ng Eden at ngayon namumuhay sila sa mga pagdurusa kasama ng isinumpang lupain? Napakabuti sana kung ipinanganak ka sa halaman na ng Eden. Ipinaliwanag nila kung bakit sila naging ganoon. Pero noong sila'y pinalayas mula sa halaman na ng Eden, nang matagpuan sila ng Diyos na hubad at nahihiya, at sila'y natakot at hindi nila alam kung ano ang gagawin,
Kung titingnan po ninyo sa Genesis chapter 3 verse 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamitan. Ginawa ng Diyos ang mga kasuotang balat. Kaya nasa Genesis chapter 3 verse 21, kung isipin mo ito, maaring batukan ng Diyos si Adan at Eva na nagkasala sa kanilang hubad na katawan at sinabing lumayas na kayo. Pwede itong mangyari, pero bakit binihisan sila ng kasuotang balat? Tapos itinaboy sila. Upang makagawa ng mga kasuotang balat, ang isang tupa o isang kambing ay dapat napatayin. Dapat po na dumanak ang dugo. Yan ang kasuotang balat. Ito ang ipinahihiwatig nito para takpan ang kanilang mga kasalanan. Ang pagtatakip ay nangangahulugan na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad. Kaya nga mga kapatid, nakaupo kayo ngayon. Pero pwede ba kayong manatili sa upuan kung wala kayong damit? Isipin natin, kunwari, biglang nawala ang inyong damit. Mauupo ka pa ba dyan? Hindi nagsimulang magdamit ang tao dahil sa lamig. Nang malaman ni Adan na siya'y hubad, pagkatapos niyang sumuway, siya'y nahiya at natakot, kaya gumawa siya ng panakip gamit ang mga dahon ng puno ng igos. Pero hindi iyon pwedeng maging damit. Matutuyo agad at masisira ito. Kaya naman para kina Adan at Eva na hindi alam kung ano ang gagawin at nagtago sa gitna ng kakahuyan, ang Diyos ay pumatay ng hayop, dumanak ang dugo, at gumawa ng mga kasuotang balat upang itago ang kanilang kahihiyan, at pagkatapos ay pinalayas na po sila. Bakit po? Bagaman pinalayas sila ng Diyos ngayon, pero nang maglaon, nang maunawaan nila ang kanilang kasalanan sa pagsuway sa salita ng Diyos at pukawin ng pagnanais na bumalik sa Diyos, nangako siya natatakpan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo na bugtong na anak ng Diyos na tulad ng isang inosenteng kordero. Na sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo sa krus na parang kordero, kaya kung titingnan po ninyo sa Isaiah 61 verse 10, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Paano po? Paano? Tinakpan ni Jesus ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at pagdanak ng dugo. Kaya sa Roma chapter 4 verse 7, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Verse 8, mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin ng pagtubos ay tinakpan sinabi ni Adan at Eva sa kanilang mga anak. At naunawaan ni Abel matapos marinig ang kanilang mga salita. Naunawaan niya na para matakpan ang kanyang kasalanan sa harap ng Diyos, para magkaroon siya ng tamang relasyon sa Diyos, dapat matakpan ang kanyang mga kasalanan. Ano ang mangyayari kung hindi ito matakpan? Isang inosenteng buhay ang dapat na mamatay. Kaya pumatay siya ng kordero at nagpadanak ng dugo na nagsasabing, O Diyos, Panginoon na gumawa ng kasuotang balat sa pamamagitan ng pagpatay ng hayop at pagdanak ng dugo upang takpan ang mga kasalanan ng aking mga magulang, narito, namatay din ang isang tupa, nagdanak na ito ng dugo. Kaya ang pagdanak ng dugo ay nangangahulugang may sakripisyo sa halip na ang buhay. Kaya tingnan mo ang dugong ito at patawarin mo rin ang aking mga kasalanan. Nagulat siguro po ang Diyos. Paano ito naunawaan ni Abel? Naunawaan niya dahil sinabi yun ng kanyang mga magulang. Ganoon din ang narinig ni Cain. Maging si Cain ay narinig din ito, pero hindi niya naunawaan. Sa katunayan, sa mga Bible seminar, kahit na pareho nilang napakinggan, may nakaunawa at may hindi. Aba, kung nakikinig silang may pananabik ang puso na nagnanais na maligtas, tutulungan ng Diyos na maunawaan nila ang mga salita. Kaya kahit na kaya nating isaulo ang kaalaman ng sanlibutan, pero iba po ang salita ng Diyos eh. Dapat itong maunawaan sa pamamagitan ng budhi. Kailangan ng tulong ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, isang himala na kayo'y sumampalataya. Gayon din para sa akin, ito isang himala na ako'y naligtas. Kahit na binasa ko ang bagong tipan ng 50 ulit na bago ako naligtas, hindi ko rin ito naunawaan. Dapat ay paunawa sa atin ng Diyos ito. Santiago 4 verse 6, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang mapagmataas, inakala ni Cain na kung magsisikap siya, italaga ang kanyang sarili at magpagal ng labis sa palagay niya, tatanggapin ito ng Diyos, at yun ay maling akala. Kaya naman, sinabi sa Hoseas 9 verse 4, sapagkat ang kanilang tinapay ay para lamang sa kanilang gutom, hindi iyon papasok sa bahay ng Panginoon. Sa palagay ba ninyo ay tatanggapin ng Diyos ang isang bagay na mula sa isinumpang lupa? Isinumpa ng Diyos eh. Hindi po.
kahit pa umiyak ang isang tao, magdusa, gumawa ng mabuti, mag-ali ng salapi. Lahat iyon ay ginawa sa pamamagitan ng isang isinumpang tao. Iniisip ba ninyo na tatanggapin ito ng Diyos? Hindi po. Ito ang paraan ay tinakda ng Diyos na ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at manampalataya na ang isang walang kasalanan ay namatay sa halip na tayo. At pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Kaya naman, kung titingnan natin sa Roma 10:2-3, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Kahit ang mga Israelita ay may sigasig para sa Diyos, ngunit wala silang kaalaman sa kalooban ng Diyos. Verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang kanilang pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yun. Dapat nating matanggap ang katwiran ng Diyos. Kaya tama po na hindi tayo makakalapit sa harapan ng Diyos sa ating sariling katwiran, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, tayo makakalapit sa harapan niya. Ngunit dahil hindi nila alam ang katwiran ng Diyos, sinisikap nila na itayo ang kanilang sariling katwiran. Iniisip nilang makakalapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng sariling katwiran. Sinisikap na itayo ang sariling pagiging matuwid, hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Gaya po nito ang mga Israelita, ganoon din si Cain. Si Cain ay may panata, pagsusumikap, ngunit walang dugo. Sa Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang pagdanak ng dugo'y nangangahulugan na mayroong buhay na inialay. Isang walang sala ay dapat namatay sa halip na yung nagkasala at siya ang magdanak ng dugo. Kaya sa Hebreo 9:22, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Wala rin kaligtasan. Kaya ang handog ni Cain ay may sigasig at pagsisikap at lahat ng mga bagay ngunit walang dugo. Sa handog ni Abel, wala itong sigasig o pagsisikap ngunit mayroong dugo. Ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, paano tayo naligtas? Sa 1 Pedro chapter 1 verse 18-19, nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Tayo ay niligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao gaya ng pilak o ng ginto. Maraming ganito mga salita sa Biblia. Kaya nga, sa Roma chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sa Isaiah 59 verse 1-2, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Walang kabuluhan ang manalangin sapagkat ang relasyon sa pagitan ng Diyos at tao ay naharangan na ng kasalanan. Paano malulutas ng tao ang problema niya sa kasalanan? Hindi malulutas ng mga tao ang kanilang problema sa kasalanan sa pamamagitan ng salapi o ng pag-iyak. Ang dugo ay kailangan na dumanak. Kaninong dugo? Ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos na walang kasalanan. Kaya walang ano paman maliban sa dugo ni Jesus. Isaiah 64 verse 6, ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Hindi lamang ang mga kasalanan natin ang marumi, kundi maging ang ating mga gawa sa katwiran ay gaya ng maruming basahan sa paningin ng Diyos. Ang katwirang ito ay mapagkunwaring katwiran. Ito'y peke. Hindi ito tinatanggap ng Diyos. Lahat ng katwiran ng mga tao ay gaya ng maraming basahan dahil hindi tayo matuwid. Kaya ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng kordero na walang dungis at walang batik, ang nag-iisang solusyon. May makalilinis ba tanging ang dugo ni Kristo? Kaya tayo umaawit, tanging ang dugo ni Kristo. Kaya gaya ni Abel, tayo ay nagkaroon ng ebidensya na tayo ay mga matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya.
Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Tayo ay mga tupa, ngunit tayo ay mga tupa na iniwan ng pastol. Bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. Kung magpapatuloy sila sa kanilang sariling daan hanggang sa huli, sinusunod ang sariling katigasan ng ulo at kasakiman, yan na po yung impyerno, patungong impyerno. Gayunman, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kasalanan na nagawa sa ating puso, isip, salita at gawa ay ipinasan sa kanya lahat. Ang walang kasalanan ang siya nagpasan ng ating mga kasalanan. Kaya sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang ating mga kasalanan ang tumusok sa kanya, ang ating mga kasalanan ang pumatay sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayo ay hindi nahatulan dahil si Jesus ang tumanggap ng hampas ng paghatol, na dapat tayo ang tumanggap. Hindi po ito isang lihim. Marami mga tao ang nagpupunta ngayon sa church. Kadalasan ng mga simbahan ay binibigyang diin ang kasigasigan, yung pagiging masigasig. Ang Judaismo naniniwala sa Diyos ngunit hindi naniniwala kay Jesus. Gayunpaman, hindi sila mga Hudyo at hindi sila eksaktong naniniwala kay Jesus. Sinasabi nila na nananampalataya sila kay Jesus, ngunit hindi nananampalataya sa dugo ni Jesus. Ay hindi pagsampalataya po kay Jesus kapag ganyan. Hindi nila masabi ng eksakto kung saan sila naligtas, gaya ng pinatawad sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus o pagiging born again. Hindi eh. Kung masipag ka, ikaw ay may mabuting pananampalataya. At kung nagbibigay ka ng maraming pera, sinasabi ng pastor na, oh, elder, at ganyan, deacon, ganyan, makakatanggap ka ng malaking gantimpala sa harapan ng Diyos. Hindi po ito totoo. Mahalaga po na ang mga tao ay makapunta muna sa langit at maligtas. Kaya sinasabi po ng Biblia, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ngunit, kaya ba nilang sabihin kung kailan sila na ipanganak na muli? Sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapag babasahin natin ang Biblia na may mata ng pananampalataya, si Jesus ang kordero na inihanda ng Diyos, ipinasa ng Diyos ang lahat nating kasalanan sa kordero. At nalalaman ng Diyos na tayo ay ipapanganak ng mga makasalanan. Alam po ng Diyos ang mga kasalanan na nagawa na natin ngayon. Ang mga kasalanan magagawa natin sa inaharap. At ang kasalanan magagawa natin hanggang sa tayo ay mamatay. Nalalaman niya ang lahat ng mga kasalanang nagagawa natin sa ating mga puso, sa ating pag-iisip, pananalita, at sa ating mga kilos. Ipinasa ng Diyos kay Jesus ang lahat ng mga kasalanang nalalaman niya. Ginawa na po ito ng Diyos. Sinabi ko bang, Panginoon, pakiusap, pasanin mo ang kasalanan ko? Kinuha ba ng Diyos ang ating kasalanan bilang utos? Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga kasalanan, ipinasan sa Kanya ang lahat ng mga kasalanan na nalalaman ng Diyos. Maging ang Diyos ay ganito lamang ang tanging paraan upang iligtas po tayo. Wala po bang, hindi po ba nakakamangha po yung bagay na ito? Kaya nga po, ipinasa ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanang nagawa natin hanggang ngayon, mga kasalanang nagagawa natin, at ang mga kasalanang magagawa pa natin hanggang sa tayo ay mamatay. Oh, mula nang mamatay si Jesus sa krus 2,000 years ago na ang 2,000 years ago, nananampalataya ba kayo na lahat ng mga kasalanan ninyo ay napatawad na hanggang ngayon? Opo. Kung nananampalataya kayo na pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng kasalanang nagawa hanggang ngayon, hindi ba niya pinatawad ang kasalanang magagawa pa lang sa inaharap? Pinatawad na rin po lahat ng ating mga kasalanan. My sins, your sins, all our sins. Siya ang Panginoon na nag-alis ng lahat ng ating mga kasalanan. Sinampalatayanan ni Abel ang katotohanan ito, ang pangako ng Diyos. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Unang Juan chapter 3 verse 5. Ang walang kasalanan na si Jesus ay inalis ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Sa loob nito ay ang aking mga kasalanan at inyong mga kasalanan at ang mga kasalanan ng mga hindi mananampalataya.
Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kanila, para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Inalis ba ng Panginoon ang kasalanan ng mga lasinggero, ng manggagancho, magnanakaw, rapist, mamamatay tao, at mga malupit na mga kasalanan na makasalanan o hindi? Inalis na po ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanan ng walang pagtatangi. Nang ipinako sa krus si Jesus, may dalawang magnanakaw na ipinako sa magkabilang gilid niya upang gawing pinakamiserableng makasalanan si Jesus. Ang mga kasalanan ng dalawang magnanakaw ay pinasan na rin ni Jesus. Ngunit naunawaan ito ng isang magnanakaw bago siya namatay. Narinig ng magnanakaw na nananalangin si Jesus upang patawarin ang mga nagpako sa kanya, ang mga nagturo sa kanya, ang mga lumibak sa kanya. Kaya nang sandaling yun, naisip niya, sino ito? Siya ay biglang natakot sa Diyos. Kung wala namang anuman pagkatapos ng kamatayan ng tao, wala pong dahilan upang mamatay si Jesus para sa mga makasalanan. Naunawaan ng magnanakaw na si Jesus ang siyang namatay para sa kasalanan ng buong sanlibutan bago siya mamatay. At sinaway niya ang isa pang magnanakaw sa kabila. Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano po ang kahulugan nito? Maaari mo ba akong isama? Kung ako si Jesus, maaari kong sabihin, ikaw na maruming makasalanan. Ilang tao na bang pinatay mo? Nagpunta ka ba ng church kahit minsan man lang o nanalangin ka man kahit minsan man lamang? May nagawa ka bang mabuti? Nakaharap ka sa hatol ng kamatayan dahil sa malaking kasalanan tapos gusto mong pumunta sa langit? Kasuklam-suklam na tao ka. Mapupunta ka sa kalaliman ng impyerno. Kung si Jesus ay naging tao na kagaya ko, sasabihin niya ang ganito. Ngunit sinabi ni Jesus, nang walang pag-aalinlangan, okay. Okay. Kaya sa Lucas 20:23 verse 43, sumagot siya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Nang ipinako si Jesus sa krus, ang magnanakaw na iyon ay nagpasaya ng gusto kay Jesus. Kahit na para sa magnanakaw na iyon, si Jesus ay namatay. Ay nagsisi siya sa tabi ni Jesus, nanampalataya siya kay Jesus, Panginoon, patawarin mo ako. Okay, pinatawad ko na ang mga kasalanan mo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito po ang tao na nagtungo sa langit mula sa pintuan na ng impyerno bago siya namatay sa pinakamaiksing panahon. Napakapalad po niya. Ano po ang pagkakaiba ng makasalanan na nasa krus at tayo na naligtas? Para sa kasalanan ng sanlibutan, maging ang pinakamalupit na makasalanan, pinatawad silang lahat ni Jesus. Walang tao na mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung sasabihin mo ito, lahat ng tao ay mapupunta na sa langit. Kung sasabihin mo naman yan, sinasabi ng Biblia na hindi lahat ay makakapunta sa langit. Bakit po? Mayroong kasalanan na makapagdadala sa impyerno. Sumasagot tayo kaagad, ang kasalanan ng hindi pananampalataya. Ano po ang kasalanan ng hindi pagsampalataya? Ang kasalanan ng hindi pagsampalataya sa dugo ni Jesus. Ang kasalanan ng hindi pagsampalataya sa pangako ng Diyos. Kaya sa Juan 3:18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Sumasampalataya tayo na hindi tayo ahatulan sapagkat si Jesus ang hinatulan para sa atin. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano ang kahulugan ng pangalang Jesus? Kaligtasan po yan, kaligtasan yan. Ang hindi pagsampalataya sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, yan ang hindi pagsampalataya kay Jesus. Ito ang kahatulan dahil sa kasalanan ng hindi pagsampalataya. Juan 16 verse 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Wala nang paraano pang mapatawad ng kasalanan ng hindi pagsampalataya. Nang si Jesus ay namatay sa krus, sabi niya natupad na. Ito po ang katapusan. Natupad na. Kapayapaan ang sumainyo pagkatapos nito.
kapayapaan ang sumainyo. Dahil ako'y tinusok, nasugatan, dumanak ang dugo para sa inyong kasalanan, pinatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya sa Isaiah 48 verse 22, walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon, binayaran ko na ito. Kaya ngayon ay relax na kayo. Sinasampalatayanan ko po ito. Kaya sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, pagkatapos ano po ang susunod? Kaya't ang lahat ay namatay. Ang kasunod po, kaya't ang lahat ay namatay. Ang isa ay namatay para sa lahat. Dito po, kayo at ako ay magkakasamang namatay. Dahil sa ang isang tao na si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao at para sa akin, kaya't ako ay namatay na. Si Jesus ang namatay sa halip na tayo at iyon po ang nangyari. Nangangahulugan ba ito na bagaman si Jesus ay namatay, ang mga kasalanan ba natin ay hindi napatawad? Sinasabi ba ninyo na ang dugo ni Jesus ay hindi maaari makapagpatawad ng kasalanan? Ay hindi po. Tingnan po natin sa Juan chapter 5 verse 24. Verse 24. Juan chapter 5 verse 24. Basahin natin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kapag ang Panginoon ay nagsasalita ng pinakamahalagang bagay, paulit-ulit niya na sinasabi, katotohanan. Sinasabi ko, katotohanan. Makinig kayo at manampalataya. Dapat kayong makinig sa salita at manampalataya. Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ibig sabihin po nito, manampalataya sa ginawa ng Diyos. Ang sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ang ginawa ng Diyos ay, ang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya ako ay naligtas na, ako ay naipanganak ng muli, nagkaroon na ako ng buhay na walang hanggan. Ang mga ito po ay magkakapareho lamang po. Ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan. Ang Panginoon ay hinatulan sa halip na tayo. Bakit pa tayo mahahatulan? Kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tayo noon ay nakasakay sa tren patungong impyerno. Pagkatapos lumipat sa tren patungong langit. Mayroon po ako nakakatawang bagay na nangyari noon. Noong nag-evangelist po ako sa Mokpo, sumakay ako sa Honam Line na tren. Ngayon, kung pupunta po ako ng mabilis sa yung Sanpo Station, ay darating ako sa Mokpo City. May isang tao na nagtanong sa katabi niya, saan ka pupunta? Tanong niya. Sagot naman ng isa, pupunta ako sa Daegu. Ang tao na kaupo, nakasunod niya, ay sinabi, ay sir, ito po ay tren, papuntang Mokpo. Kaya sinabi niya, hindi, ito ay linya ng tren, patungong Busan. Sinabi naman ng katabi niya, hindi, ito ay tren, papuntang Honam. Kung gayon ang tren na iyon, makakarating ba sa Daegu? Daegu City? Dahil sa gusto lang ng taong iyon? Kaya kaunting sandali pa, tumugtog po yung kanta, Mokpo, Tears of Mokpo. Ang taong iyon ay dapat umiyak at bumalik sa Daegu. Ibig sabihin na kailangan niya na lumipat ang tren. May ilang mga tao na iniisip na sila'y pupuntang langit habang nakasakay sa tren patungong impyerno. Tama po, tayo ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang ating tadhana ay nalipat na. Ang ating tadhana ay hindi nalilipat na patungo pa ng impyerno. Gaano po ito katiyak? Sa Efeso 1 verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Dahil sa kayo ay pinatawad na sa inyong mga kasalanan magpakailanman. Sa Efeso 2 verse 8, maaari po ba natin bigkasin yung Efeso chapter 2 verse 8 lang po? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan pong ito ay, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi dahil may ginawa kayong mabuti kundi, ito'y kaloob ng Diyos. At sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay hindi makukuha mula sa mga paggawa.
Ito ay libre, walang bayad. Bakit ibinigay ito ng Panginoon ng walang bayad? Dahil walang sino man na makapagbabayad ng halaga upang maligtas. Kung hindi ito ibibigay sa inyo ng Panginoon ng walang bayad, walang sino man na makakapunta sa langit. Ano ang gagawin ngayon ng Panginoon? Well, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon po ay nagsasalita lamang ako ng kaunti tungkol sa pananampalataya ni Enoch. Subalit wala na akong sapat na oras. Kailangan pa ninyong kumain ng pananghalian, tama po? Kaya ipagpapatuloy ko po ito sa susunod, manalangin na tayo. Mahabagin naming Amang Diyos. Noong hindi pa namin kilala ang Diyos, ikaw po o Diyos ang unang umibig sa amin at noong kami ay malayo mula sa iyo o Diyos at nasa kasalanan, ang Panginoon ay namatay sa halip na kami at dumanak ang kanyang mahalagang dugo upang patawarin ang aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya kami kailanman ay hindi na mahahatulan o susumpain. Kaya salamat po sa dakilang biyaya ng pagliligtas sa amin ng walang anumang aming gawa. Ang Panginoon ang namatay sa halip na kami at pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo, kaya kami ay hindi na mahahatulan at susumpain pa. Ginawa kami mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na walang anumang aming gawa at pinagkalooban kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya sa nalalabi naming buhay, ay hindi na kami magiging abala sa mga walang kabuluhang bagay sa mundo at mamuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman, kundi susunod sa salita ng Panginoon para sa biyaya at kaluwalhatian ng Diyos na sa amin ay nagligtas. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.